Praise the Lord. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa araw pong ito. Ngayon po ay Friday. Praise the Lord. Anong araw ba? November 18, 2022. Salamat po sa atin pong Panginoon sa kanya pong sustenance po sa atin, sa kanya pong biyaya. At weekend ulit bukas. Marami pong challenges na kinaharap last week o this week, pero nakakatayo pa rin po tayo, sagana po ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Welcome po sa ating pong online Bible study, alas 5 po ng hapon. Ito po ay everyday, Monday to Friday, so salamat sa Panginoon. Hindi pa ako nakakabalik sa devotion yung alas 6 ng umaga. Ayun, nag-a-adjust pa po sa health. Pero salamat po sa Panginoon at ayun, at least nakakapag-start na muli po ng Bible study. Salamat po sa ating Panginoon. Ang purpose po nito ay mga buhay. So, yan yung ating desire. Gusto po natin pong makita ang pagkilos ng ating Diyos. Hindi po ito belong sa isang simbahan or anything na kinabibilangan. Ito po ay general na para sa ating lahat. When I say para sa ating lahat, hindi ito kabilang ng isang grupo lamang. Ito po ay, ang desire natin po ay patuloy pong makita ang paghilos po ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, regardless of our church affiliation or denomination, ito po ay salita ng Panginoon. Though I represent siguro yung, ako dahil ako po ay Foursquare minister, gusto ko pong i-share po itong perspective na to. So, ang atin pong series na pinag-uusapan simula po nung Monday, we started with this awesome series na The Names of God. Bakit Names of God? Ang desire po natin na sa oras po ito, sa sitwasyon po ito ng ating mga buhay, mga stages ng ating mga pinagdadaanan, it's always good to be encouraged by what the Bible is saying about who God is, who God was in the past, and who still God is in our situation right now. So, salamat po sa Panginoon. By the way, okay po ba yung aking audio sa andating sa inyo? Wala po ako sa bahay ngayon. Dumalaw po ako sa aming ninong sa kasal. Nandito po kami sa kanilang bahay. Pero malapit lang naman po. So, anyway, okay po ba yung sound? Kaya wala po akong microphone or headset lang po ang gamit ko. Pero titingnan ko po kung okay naman. Hopefully, okay naman. Praise God. Salamat po sa ating Panginoon. At in an event po na parang humihina po ang signal or nagbabago po ang internet, ay bumabagal o nag-stop dahil po ang gamit ko po ay data, hindi po wifi. So, ayun, salamat pa rin po sa ating Panginoon at least meron tayong opportunity na ganito. Tuloy pa rin yung devotion. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. 1 minute na lang po, magsisimula na po tayo. Praise God, i-check ko lang po yung audio ko. Pero okay naman yung internet, so parang, so yun. Yes, who God was, sisimulan na po tayo. Praise God, i-check ko lang po yung... Yun, thank you. Parang nasa loob na ako ng bahay. Anyway, sige po, Lance, good evening, good afternoon po sa mga kasama natin ngayon, si Ate Sonia, si Ate Edna, si Ate Ruby, Teacher Ruby, si Ate si Dr. Leona, si Ate Mayet, Kuya Arman, at iba pa natin kasama ngayon pong hapon pong ito. Salamat po, pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, muli kaming inyong samahan sa aming pong Bible study, sa aming online Bible study, desiring na kami po yung lumago, Panginoon, sa aming pananampalataya, Lord. Mas maganda po, Panginoon, na mag-end kami sa aming pong week na nakafocus pa rin po kami sa iyo, Diyos. Salamat pa rin kami, Panginoon, dahil umabot kami ng Friday, madami kaming struggles na pinagdaanan. Meron pa rin kayong biyaya sa aming mga buhay. Merong opportunity para patuloy pa rin kami pong magpahinga sa mga nagtatrabaho sa weekend, sa walang trabaho sa weekends. Bless niyo po sila, Panginoon. Samahan niyo sila at gabayan sila, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat. Tinataas po namin ang iyong pangalan. Dinadakila ka namin ng lubusan. Salamat po, O Diyos, in Jesus' name. Samahan niyo kami sa aming Bible study. Hindi lamang po ito mailagay sa aming kaisipan, bagkos mailagay ito, Panginoon, sa amin pong puso
at makita po namin, Panginoon, ang iyong pong malayang pagkilos sa aming pong mga buhay. Salamat po, Diyos, at mas lalo kami magtiwala sa inyong pong pwedeng gawin sa aming Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Hindi pala ito available sa Instagram at sa YouTube kasi pag ganun po, kailangan po ng malakas na internet. So, kaya minsan naghahang o naglalag, okay yung audio, pero yung video po ay mahina. Dahil po yun sa internet. So, pero ngayon, yun nga, and ay Facebook lang, pero salamat sa Panginoon. So, yun, ang pag-uusapan natin, ay parang summary lang siguro. Nung Monday, pinag-usapan natin yung salitang ito. Names of God, syempre. Pero pinag-usapan natin yung Yahweh. Siya po ang ating Elohim. Yun yung ibig sabihin niyan. Elohim, Hebrew word, compound name ng ating Panginoon. El, tapos yung Lohim is parang papakita po ng pagiging Diyos ng ating Panginoon. Tapos sumunod po ay yung El Shaddai, Almighty, God Almighty. So yun po yung ibig sabihin naman nun. And then last Wednesday, yung Adonai, yung Lord, Kurios at Adonai. So pagiging lordship ng ating pong Panginoon. And then kahapon yung Abba Father, knowing na meron tayong Father sa langit, kung hindi compare sa ating earthly Father, meron pong assurance sa ating pong mga buhay yan. So ayun, salamat po sa ating pong Panginoon. Dito pala yung audio ko. Anyway, so yes, ngayon po pag-uusapan natin yung Alpha and Omega. Alpha and Omega. Ito ay siguro alam niyo na po ito. Ang Alpha and Omega is, ang Alpha is the first letter of the Greek alphabet and Omega is the last letter of the Greek alphabet. At dahil po doon, alam niyo ni Kuya Sean, right, Kuya Sean? Yeah. Come in. Yeah. Sir, ito si Kuya. Si Kuya Sean, alam niyo po yung Greek na yon, di ba? How many letters in Greek? Sorry. Pagkabanggit ko po, biglang nag-smile si Kuya Sean. Yes. Ang Alpha is the first letter of the Greek alphabet and then Omega is the last one. And ngayon po, ang gusto nating tingnan dito, it's important to understand po yung power ng ating Panginoon. Alpha and Omega, conclusion agad. Power, God's authority, yung presence ng ating Panginoon. Ang ating main point ngayon pong hapong pong ito is seeing God as the beginning and the end of all things should allow us believers to rest confidently in His ability to handle all that we will face. You know, so parang ibig sabihin, kahit ano man po yung ating kinakaharap, basta kasama natin ang ating Panginoon, ano man yan, He is powerful enough para, pagtagumpayan yun para sa atin. Hindi naman siya ang maglalaban sa atin, pero dahil kasama natin siya, wow, yun po yung kagandahan doon. It gives us encouragement sa ganung aspeto. At ang application portion natin dito is, when we can see God as the Alpha and Omega, we are able to rest in Him. Kumbaga, may nangyari, tapos alam naman natin ng dulo eh. Kasi nandun pa rin ang ating Panginoon, siya ang Omega. Maaring maganda ang simula, tapos hindi maganda yung sumunod. Pero pag sumunod, sa gitna, hindi maganda. Pero sa dulo, alam natin maganda kasi siya pa rin yun ang nasa atin. Okay? So, salamat po sa ating Panginoon. Yun po, babasahin natin itong two key verses sa Book of Revelation. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, it's clear there. Mm-hmm. I am the Alpha and Omega, the beginning and the last. Ang ganda po ng mga statement na yun, no? Ang sabi doon, the beginning and the last. Hallelujah. Where? The first and the last, the beginning and the end. The first and the last, the beginning and the end. Ang ganda po ng statement na yun. So, wow, hallelujah. That's verse 13 na pala. Yung verse 8 pa lang, I am the Alpha and Omega, says the God, the Lord God, who is, who was, and is to come, the Lord, the Almighty. So, yung word na Almighty, I think, napansin natin yan doon sa, yung El Shaddai, di ba? So, dito pa lang sa mga statement na ito, pinaparating sa atin ng ating Panginoon na who is, who was, who is present, who was past, who is to come future. Napansin niyo po, sa Book of Revelation, yung tatlong statement na yan ay binanggit rin sa verse 19, hindi ko na nasulat. Pero sa chapter 1, verse 19, makikita rin po yung statement na yan, yung who is, who was, and he is to come. Pero hindi eksakto, pero ang sinasabi niya dun is, basahin ko lang po sa Bible ko. Ang sabi ng chapter 1 verse 19 ay yung statement na
yan po yung conclusion or sabi, summary po ng Book of Revelation. Ito po ang sabi ng verse 19. Yes. Verse 19, yes. There you go. Write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. What you have seen, so yun yung ipas. What is now present, who is, and what will take place later, and who is to come. So, chapter 1, verse 19 yun. So, meaning, yung Alpha and Omega will allow us, yung kanyang character, yung kanyang names, will allow us to understand more of His pagiging Diyos at powerful sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yan din po yung verse, yung verse 13 ng chapter 22, dulo. Nag-start ang chapter 1 ng Alpha and Omega and ended as well ng Alpha and Omega. The first and the last, the beginning and the end. So, assured tayo na ang ating pong Panginoon ay siyang nagsimula ng ating buhay at siya rin po ang magtatapos. I think meron binanggit sa Hebrews. Hebrews chapter 12. Fix your eyes on Jesus, the author and the finisher. So, related din po yun, the author and the finisher of our faith. Siya yung pinagmula ng ating pananampalataya at siya rin ang magdadala sa atin hanggang sa matapos yung ating pananampalataya. So it implies His name as the Alpha and Omega. That's amazing. Diba? So yun po yung pwede nating tingnan. At dito po, mapapansin natin sa mga salita, it's important na to be clear kung about who God is, ay ito yung grand scope ng creation. Hindi lang ng creation, kundi ng order ng things. The beginning and the end of the Book of Revelation point to His authority and the victory that believers possess in Him. Victory of believers that's possessed in Him. So understanding the Alpha and Omega will allow us and embrace us na yung victory ni Jesus Christ ay victory din natin. At kung paano nagsimula ang Panginoon, yes, ang victory po ang dulo. May mga circumstances sa life natin na yung ups and downs, yung mga moments ng life natin. Nagsimula tayo ng maganda. Tapos in the middle, parang nagkaroon ng problema. Pero dapat hindi tayo ma-discourage kasi hindi dun tayo pwedeng i-define dun sa gitna. Mas maganda is magtapos tayo ng maganda, hindi doon po sa gitna. Dahil nga po, I mean, He will sustain us pa rin hanggang sa dulo because that's His character, that's His name sa atin. Hallelujah. Yan po yung pwede po nating panghawakan sa buhay po ng bawat. He is too powerful. He is too powerful para mas lalo nating maranasan yung kanya pong pagkilos sa buhay po ng bawat isa. Kaya yung statement na Alpha and Omega will embrace us, yung kanya pong pagkilos. Alam niyo po ba ang theme ng New Testament? Ang kagandahan po dito is yung kung paano po kumilos ang Diyos, kung paano po gumawa ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Dito po natin makikita at mapapansin na, hallelujah, ito yung parang summary po ng promises ng ating Panginoon na to be the be all and end all. Okay, to be the be all and end all. Yun po yung description po ng ating Panginoon. And every aspect of life, yung past, present, and future, ito ang kagandahan, rest in the hands of God. Ayun. Rest in the hands of God. Hallelujah. Salamat po sa ating pong Panginoon. Yun po ang mas magandang assurance sa atin eh. When we speak of Him as the one who is and who was and who is to come, we remember that God alone is almighty, powerful. Wala naman, di ba? Sa iba, outside Christianity, sila lang ay who was. Okay? Maaring merong who is kung buhay pa sila, pero wala silang character na who is to come. Ibig sabihin na nag-resurrect, tapos victorious, wala pong ganun. Sa history po ng mga religion, only sa Christianity lamang. And that name of Jesus, itong Omega, ay dala-dala niya. At it brings the realization na ang ating pong Alpha at Omega ay powerful. Because who is, who was, and who is to come. Yun po yung ibig sabihin nun. Hallelujah. From beginning and the end at lahat ng mga bagay niyon. Ang sarap pong lang tingnan, ang sarap pong i-embrace yung ganun pong katotohanan sa ating pong mga buhay. We have a wonderful, I mean, ang sarap lang tingnan yun. Meron pong prayer sa atin at asking God to help us
to keep our perspective as we live between yung glorious yung life natin. Paano tayo makapagpatuloy ng nagsimula, nag-struggle, tapos matatapos? Mahirap yun eh. But this we know that meron pong rest and yung trust nat sa ating mong Panginoon. You get the first and the last word of everything. We don't live between bookends of chance or randomness or yung parang mere possibility. Ano kaya ang pwedeng mangyari? Yun yung mga tinatawag, hindi tayo nabubuhay sa ganun. We live under the hands of the Almighty, the Alpha and Omega, na He knows everything. Maaring hindi natin alam, maaring napaperceive natin yung pwedeng mangyari, o ganito yan, pero at the end of the day, as we put our hands and our trust sa Alpha and Omega, ay rest assured, maayos po yun. Rest assured, maganda po ang dulo po noon. Yun po yung kagandahan. Kaya ang gusto ko pong summary po nitong statement ngayong hapon, sa short nating Bible study is, we have a wonderful Savior who reminds us that we are not alone in our daily lives. Okay? We can trust Him because He is the first and the last, the beginning and the end, and nothing escapes, surprises, or thwarts Him. Alam niya lahat. Okay? Alam niya rin yung in-between. Alam niya yung paano nagsimula, paano tayo nag-struggle, paano ang dulo nitong lahat ng mga bagay nito. Because He alone is worthy of praise and glory. Hallelujah. Yung Book of Revelation sa unang chapters, 1 to 5, maganda. 6 hanggang 19, hindi maganda. Kasi tribulation yun at mga battle and everything. Pero ang kagandahan doon, mayroon pong picture ng mapangit sa gitna, pero ang dulo nun maganda. Ang dulo nun is makakasama natin yung atin pong Panginoon. Nasa gilid po ako ng pader, kaya parang na-appreciate ko yung, yes, hallelujah. And you know, we can trust Him because, hallelujah, He is the first and the last and beginning and the end. Nawa mga kapatid, sa hapong pong ito, sa anuman po ang ating pinagdadaanan o sitwasyon ng ating mga buhay, let's just be encouraged doon po sa truth na He is everything sa buhay natin. Alam natin yung dulo na to kasi kasama pa rin natin ang Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Andyan pa rin po ang ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. And by the way, that ends our series po sa ating Names of God. Next week po, God willing, meron tayong muling pag-uusapan. One week lang na mga topic sa Bible. Pwede kayong mag-comment kung anong gusto natin pag-usapan. Pwede kayong magsulat dyan kung bawa, mayroon po yung gustong pag-usapan na hindi masyadong clear or gusto lang na interesting na topic, pwede nyo pong i-comment or pwede nyo pong i-message para pwede pong pag-aralan din at maibahagi po sa online. Okay, so praise the name of the Lord. And also po, gagawa rin po ako ng GC at isasama ko pa yung mga regular nanonood ng atin pong daily meditation at yung online Bible study para sa live, doon ko po agad isi-send po sa inyo yon. So, huwag pa yung magulat kung may isama namin kayo sa GC. So, yes, marami pong salamat sa inyo. Salamat po. God bless you, mga kapatid. By the way, kung gusto niyo pong sundan yung mga nakaraang messages, ay nandyan lang naman po yan sa link. Hanapin niyo lang po dyan sa Facebook page, sa YouTube, nandun din po, at sa Instagram. Amen. Tayo po yung manalangin. Salamat po sa Panginoon. Lord, salamat po sa opportunity na meron kaming ganito na mag-aral ng iyong mga salita kahit online, hapon, Panginoon, minsan gabi, minsan umaga. Salamat, Lord, dahil instead na kami, Panginoon, ay mag-focus sa mga random videos na parang hindi na masyadong maganda, Panginoon, panoorin o pakinggan, parang nagiging pasama na pasama. Kahit kami, Panginoon, napukulyot, Lord, salamat, Panginoon, dahil sa mga salita mo ay dito kami lumalago, Panginoon. Hindi man kami magkakasama sa isang simbahan, pero kami po ay lahat ay Christian at dinadala niyo kami para kami lumago sa aming pananampalataya. Pagpalain niyo po ang bawat isa, samahan niyo po kami, tulungan at gabayan, Panginoon, ang inyo pong pagkilos at pagsama, O Diyos. Sa oras pong ito, Panginoon, nais mo namin kayo po ay patuloy pong pasalamatan at naway gabayan, Panginoon, ang inyo pong habag sa buhay po ng bawat isa. Oh, salamat po, Panginoon. Sinasamba po namin kayo, dinadakila namin kayo, O Diyos, tinataas po namin kayo, Panginoon, sa mga oras pong ito at sa mga susunod pa.
Hallelujah. Be lifted up, Lord. Be magnified sa mga oras pong ito. Pagpalaan niyo po lahat na nanood, nakinig. Lord, alam niyo po ang kalang kalagayan, alam niyo ang kanyang sitwasyon. Samahan niyo po sila, Panginoon. Gabayan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng favor na may maranasan nila, Panginoon, ang iyong presensya. Kung mayroon mang may sakit, may mga pangailangan, sa finances, sa relationship, sa trabaho, sa anumang klaseng dalangin nila, Panginoon, may mga inaasikaso, Lord, tulungan niyo po sila, bigyan niyo silang biyaya at habag, Panginoon, para maayos po yung dapat yung maayos, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pagkilos sa kanilang mga buhay. We just give you praise this evening. Ito po ang tumanggap ng papuri, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat po sa pagsama sa atin pong online Bible study simula pa noong Monday. So, praise God. God bless you po. Grateful po ako sa inyong pagsama. Kunti pa lang yung ating community, pero we thank God pa rin dahil at least meron po nakakapag-start na rin po tayo ng atin pong online Bible study. God bless you. We pray na sa mga susunod na araw ay baka bumalik po yung daily devotion kung kakayanin. Salamat po sa Panginoon. Pag-pray po natin na mas lalo pong maibahagi ang salita ng Diyos. Salamat po. God bless you. Ingat po tayo. See you again next time. Amen.